Hi guys! Welcome back po sa panibagong video. Sa video po ito, ituturo ko sa inyo step by step kung paano magpalit at mag-upgrade ng dashboard lights ng ating sasakyan Toyota Light Ace. Mula po sa stock na ganito, gagawin po natin siyang ganyan. So kahit hindi po sa Light Ace, halos pare-pares lang naman po ang paraan ng pagpapalit nito. So ang gagawin lang po natin, babaklasin lang po natin yung tornilyo yan sa taas at saka po doon sa kabila. Ayan. Tapos, ito pong switch na to, ito pong buong ito tatanggalin natin. Ito. Tanggalin po natin. So, tara. Simulan na po natin. Pag natanggal na po natin yung tornilyo at saka yung switch ko dito. Pero kung wala naman kayong switch dito, mas madali na. So, hindi nyo na kailangan tanggalin. So higitin lang po natin to. Ayan. Ayan. Higitin lang po natin. Tatanggalin lang natin. Ganyan. Ayan. May makikita po tayong apat na tornilyo ngayon. So tatanggalin din po natin. Tapos, pag natanggal na po natin, higitin lang natin to. Ayan, dandan lang. Kasi may nakakabit pa po ditong speedometer cable at saka yung wire sa ilaw ng dashboard. So, makikita po natin, ganito siya. Ayan. May pinaka-clip po dito sa speedometer cable. Ito, pipisilin nyo lang po ito. Tapos, tutulak nyo siya palabas. Ayan, para matanggal. Pag natanggal na, so ganito, ang ginagawa ko po dyan, hindi ko na siya tinatanggal yung wire. Kasi may higit na naman ganito, ayan. So makikita po natin, ito po, ayan. Ito po yung mga bulb niyan. So lang naman po yung papalitan natin. Ito po ay para dun sa bulb ng warning sign. So hindi na po natin papalitan yan. Ito na lang po. Ito, isa, dalawa, tatlo, apat. Yung apat lang po yun ang ating papalitan. So, tatanggalin lang po natin yung bulb. Ang gagawin lang naman po natin, pipihitin lang naman po natin ito. Ganyan. Ayan. Tapos, bubunutin lang po natin ito. O, ganyan lang, dandan. Higitin. Ayan, para matanggal. Tips nga po pala, dapat yung bibilhin po nating T10 LED lights, ganito. Ganito yung dulo niya, ayan. Mas matibay. May nabibili po kasing ganito. Yung dulo niya, ayan. Madali po masira. Tsaka po, ganito lang dapat kalaki. Kasi meron din pong T10 na ganito namang kahaba. Ang laki. So, hindi po siya magkakasya sa dashboard natin. Kailangan po ganito lang. Ganito po dapat. Ito po ay mabibili sa mga auto supply, motorcycle shop. Talagang 100 to 150 pesos lang po. Pwede po yung ganitong kahaba dun sa signal light natin. So nagpalit na rin po ako. Na-upgrade ko po siya. Ganito lang po yan. Paglalagay niya, sasaksak lang natin ganyan. Try and error lang po siya kasi meron pong baliktad. Pag baliktad, hindi po siya iilaw. Kaya gagawin po natin,
babaliktarin din lang natin siya ng lagay. Ang ganyan. Ganyan lang po. Napagta na po natin lahat. Ganun lang po kadali. Katapos, testing natin kung umiilaw siya. Ayan. Ito pong isa hindi umiilaw, tsaka ito. Ayusin natin. Pabaliktarin lang po natin. So, as you can see po, nakpang ko po siya ng electrical tape. Kaya ako po siya nilagyan ng ganyan kasi aksidente po kasi habang tinetesting ko yung ilaw, ay napalapat siya dito sa dulo ng speedometer cable. So, nakaamoy po ako na medyo na susunog na parang umuusok na kakaunti. Kasi po ito positive, tapos ito kasi nakadikit sa transmission natin. So, ito yung negative, kaya naglapat umuusok. Kaya tinakpan ko po siya, kaya just in case na mapalapat ulit siya dito, hindi na siya mag-uusok. So, pag napalitan na po natin, at na-testing na natin na umiilaw na lahat, so, ikakabit na po natin yung kanyang speedometer cable. So, ibabalik lang po natin yung apat na tornilyo dito. Ibabalik lang po natin yung cover. Dito po siya padadaanin niya. Sulat lang po natin. Lagay po yung tornilyo sa taas. So, ganun lang po kadali. Tapos na. Testing yun po natin. Ayan. Ganyan na po siya kaliwanag. Ayan. Lalo na po sa gabi ha. Mas maliwanag pa yan. So, ganito na lang po uli. Hanggang sa susunod po uling video. Salamat po sa panonood. Stay safe po. God bless.